Guys, good morning. Di ko alam kung good ba tong morning na to, pero medyo nakakapang hinayang. Pero siguro kasama sa pag go grow out ng tilapia tong ganitong sitwasyon. So kung makikita nyo, ano, may mga tilapia tayong mga namatay ngayong araw na to. Ayan. Dito papunta yung hangin, so kasama yung mga duckweed tsaka sola. Hindi naman to na suffocate eh, kasi maluwang pa yung tubig doon, no? So most probably mga natuka ng ibon to, kung anumang mga nila lang sa ilalim ng fish pond natin. Mamaya titingnan natin, kung obserbahan natin kung anong mga nangyari sa kanila, guys. Nasaan ba sila? Ayan. Makikita nyo puti eh, mga isda natin yan. Dami. Oh. Siguro nasa mga 100 to. Higit. Hey guys. Mamaya na lang. Okay guys. Ito po sila. Naiahon na. So majority ng mga isda natin ngayon, may mga tusok sa may ilalim ng kanilang ano. Ito kanina, kalalim ng parang gills o hasang. Tapos yung iba may mga... So yung sala rin dito sa mga namatay na isda na to, malaking porsyento mga ibon or mga bakobengi ang tawag nila dito. Mga ibon na lumilipad sa gabi. Siyempre kasama na rin yung mga ibon na sa umaga, tapos na tutuka o nakakuha sila ng ano, ng isda, tapos mabibitawan lang nila. Pag nabitawan yon, automatic patay ang isda natin. The following day makikita na lang natin lumulutang. So ngayon nasa 100 to mahigit eh. Wala talagang ganyan, kasama sa mortality yan. So yun, alagaan na lang natin mabuti, tingnan natin yung mga maiiwan mga isda. Okay, bye bye. Okay, back sa gareta. Ay. So babalik tayo dito para maghakot ng sako na ilalagay natin dun sa ano. Okay guys. Sel, okay ka na dyan? Okay na. Alright. Guys, meron tayong predator. Patalastas muna. Titingnan natin kung makakatama tayo. Halika. Bangas tayo. Ayun na, balis. Diyan ka lang. Nope. Hindi tumama yung balok. Wala guys, sablay. Ayun, nakaalis. It's either tamaan, walang problema, nabugaw sa problema, nabugaw sila, or na napalis natin sila, pero wala, yung ganun talaga, may time na hindi makatama. Isa sa mga predator sa mga isda natin yun. So, okay lang. At least umalis sila, di ba? Alaga natin. Tara, back to gareta.
Alright guys, so ang second mission natin, which is the overflow elbow na dapat i-install natin dito sa parang tubo natin na pampa-drain sana. Kaya lang, mission failed. At ano ba nangyari, Sel? Ang nangyari ho, kaya mga kaibigan, ang nangyari ho, yung elbow na yon na dapat ipapasok dito. Patingin nga, Sel. Ayan. Itong elbow na to, ay. Kung mapapansin nyo, hindi siya bilog na bilog. Ayan o, parang may ano siya. Parang may na-flatten na siya rito. Tsaka dun sa kabilang dulo. Ito yung lumang elbow na ginagamit pa. Kasi nung dati nag-fish fan dito. Ayan o. Ngayon, ayaw mag-fit dun sa ilalim. Kaya, abort muna yung mission ngayong hapon na to. Sa pag-install ng elbow. Kasi, yun, pinatakpan ko na lang muli kay Katoto R. Seal! Katoto R. Seal. Ha? Pero, so, bukas, bibili ako ng ano, isang elbow na ganito. Para magiging paes siya ngayon. So, nakaharap siyang ganon, tapos yung bagong elbow natin, siyang pupunta sa ilalim. Papasok doon. Hinihigop? Ha? Pero hinihigop niya? Hindi naman. O, siguro. So guys, bukas abangan nyo kami ulit sa ano, second try ng overflow project or installation. Okay, bye for now. Merienda muna kami. Bye. I wish that I could flow like a feather, that I never would fall. I run inside to hide from the weather, so I never get cold.